Hello guys, welcome back to my channel. Ito naman si Tita Jen. For today's video, sasagutin natin mga frequently asked questions about Spay Later. Kung di nyo pa napanood yung video ko about kung paano i-activate ang Spay Later o tsaka paano gamitin, ililink ko dyan o kaya sa description box. Maraming may mga tanong doon, so sasagutin natin. Sensya na doon sa mga hindi ko nasagot. Nga pala, hindi po ako expert at saka hindi po ako taga Shopee. Sasagutin lang natin. Ang mga sagot, magiging sagot ko ay tinanong ko rin sa customer service. Ayan, simulan na natin. Nga pala, don't forget to subscribe, like, and share this video. Ayan, simulan natin mga tanong nyo. Una pala, hindi, yung Spay Later hindi available sa lahat ng users. Si Shopee ang namimili. Okay, tanong ni ni Eileen Herbias. Wala na po bang babayaran sa rider? Wala na kayong babayaran kahit 5 kasi nagbayad na kayo ng Spay Later. Okay? Ito, tanong naman ni Louie Lapo, saan po babayaran yung loan kay Shopee pag may account number po ba siya bibigay? Pupunta ka lang dun sa yung Shopee app. Punta ka sa tab na yung Mita. Punta ka dun sa baba. I-scroll mo sa Spay Later button. And then, makita mo yung latest transaction mo and my bills. Doon. Kung napanood mo yung video ko, makita mo doon kung saan ka pwede magbayad. Kung paan magbayad. Tanong naman ni Era Kapampangan, yung buong 10K po ba yung need bayaran o yung binay nyo lang na po ang babayaran. Syempre kung ano lang yung binili mo, kunwari naka-2K ka lang, yun lang ang babayaran mo. Tapos kunwari 10K ang credit limit mo, yung 8K na doon pa rin sa account mo. Pwede mong panggamitin next time. Ito naman ang tanong ni Ice Cold Lemonade, pag po ba na-activate ko po ang Spay Later ko tapos di ko nagamit, babayaran ko po ba ang 10K? Syempre hindi mo naman kasi nagamit. Ito naman ang tanong ni Jelaine Arombo, what if po ma'am yung item is pre-order? Baka po mag 1 month na lang po di pa dumadating yung item. Ay, darating yun. Kasi mga seller meron pag pre-order, alam ko 1 week lang allotted na ano nila. So, kailangan nilang ma-ship sa inyo yan pag hindi makakancel ang inyong order. At magkaka-penalty si seller. Chai Lagman, thank you po for sharing. Ask ko lang din po, i-fix na po ba ang limit na pinahiram ni Shopee? Sa akin po kasi 2.5 lang. Fix na po ba yun or pwede pang tumaas? Sabi ni customer service, pwede pang tumaas ang yung credit limit, lalo pag good payer ka. Kaya, huwag magpapa-penalty. Bayad on time, okay? Tanong ni Lester De La Cruz, pag Spay Later po ba ginamit mo, pag order mo, wala ng charge na SF or babayaran na SF sa rider kung sakali? Depende yan kasi may mga items na may free shipping or minsan meron voucher na free shipping si seller. Makikita mo naman yan doon sa babayaran mo kung meron pang SF. Tsaka wala kayong babayaran ni 5 sa rider, ha? Ito naman tanong ni Nims De La Cruz, hi, bakit ayaw gumana sa akin kapag mag-checkout? Ayaw lumabas yung Spay Later. Check mo kung approve na ba yung Spay Later mo kasi hindi mo magagamit yung pag hindi pa approve or under review. Tanong naman ni Renzel Ferriol, paano naging 10K yung sa'yo ma'am? Paano basis nila sa akin kasi 1.5 lang? Si Shopee ang nagseset ng credit limit. Hindi ko lang alam, siguro kasi platinum member na ako kasi marami na rin ako nabili noon. So, gamit ka lang pa lang sa Shopee para tumaas yung iyong credit limit tsaka maging good payer ka. Tataas yan. Tanong naman ni Sophia Delosmo, I have 5K sa Spay Later ko and kunwari po, bumili ako ng item na worth 1K lang. Yun lang po bababayaran ko, no? Okay lang po may matira. Yes po, kung ano lang ang binili nyo, yun lang po ang babayaran nyo. Yung natira na sa account nyo pa rin, pwede nyo gamitin yun next time. As naman ni Maritimola, hi sis, kahit di pa ba due date ng bayad na ako, full payment, mag-i-increase ba yun o tataas pa ba? 5K lang approve sa akin, full payment na ako. Hi sis, sabi ni customer service, basta good payer ka daw, tataas ang limit mo, kaya tama yung ginawa mo, huwag ka magpapa-penalty kasi malaki din ang interest nila.
Ito naman tanong ni Dina May 1. Di ko masyado na-guess. So, kahit 3 months piliin, every month pa rin magbabayad. Example, nung sa'yo po, every month, 600 plus every month until mabuo yung 3 months. Yes, sis. Pag 3 months ang kinuha mo, every month may babayaran ka for 3 months. Pag 2 months, syempre, 2 beses. Etong tanong ni Jaden James Oliveros, ma'am, paano kapag hindi mo ginamit yung credits mo, magbabayad ka pa rin ba monthly? Nasagot ko na to, syempre, wala kayong babayaran kasi hindi nyo naman ginamit pambili or wala kayong binili. Tanong naman Miss Lorraine Madriaga, hello po, halimbawa ang bill date ay August 5, tas ang due date ay September 5, pwede po ba siya bayaran sa August 22? Siyempre, pwede naman daw po, sabi ni customer service, pwede mag-pay ng advance. Eto, maganda tong tanong ni Yunali. Makaka-check out po ba ng other items if di pa tapos yung installment plan nung naunang order? May available credit pa naman po. Ayan, tinanong ko to sa customer service. Sabi niya ay pwede naman daw, pero kung yung naunang installment mo ay overdue na, meaning lagpas na yung due date, ang payment at di pa paid, hindi daw pwede umorder ulit. Tapusin muna o bayaran muna bago maka-order ulit. Ito, may tanong ulit si Eileen Herbias. Pag nag-buy now po, makuha ba agad ang item o pagka fully paid na? Makukuha mo agad dyan. Parang regular ano lang din yung transaction. Pinambayad mo lang ice pay later. Katulad nung may bumili sa shop ko, pay later ang ginamit niya. Ayun, sinip ko din after 1 to 2 days na sa kanya na. Ito naman di tanong si Mommy Shimmering D. Thank you tita. Laking help po ito. Want po kasi namin kumuha ng phone for online class this opening. God bless po sa inyo tita Jen. Ay, welcome po. Basta huwag kayong magpapa-overdue ng payment niyo para wala kayong penalty. Ito naman tanong ni Jana Manalaysay ay, hi, ask ko lang po kung piling store lang po ba sa Shopee ang pay later. Hindi ko na po kasi siya ulim na gamit eh. Tinanong ko to sa customer service. Hindi daw lahat ng Shopee store pwede kang magbayad ng pay later. Ewan ko lang kung bakit. Ito naman tanong ni Katatay Mar Official Blog. Ma'am, for example, October 15 and Juko, paano kung buy now pay later? Kailan bayaran niya sa due date? Bayan na October 15 mismo po. Alam ko, pwede ka naman magbayad ng advance. Wag lang late. Ayun. Eto, tanong naman na PXC Unlimited. Hello, miss. Paano kung nag-utang ako sa pay later sa Shopee tapos hindi ko nabayaran yung due date pero hindi ko naman ginalaw ang pera? Ano ang mangyayari, miss? Salamat sa sagot po. So, pag ginamit mo po yung kung mag-pay ka via pay later, syempre need mo bayaran kay Shopee yun. Pag di mo na-pay sa due date, syempre may penalty ka. Ito, tanong naman ni April Kate Pascual. Paano po if di nagamit yung pay later, may expiration po ba? Tinanong ko to sa CS. Sabi niya, wala daw expiration yung pay later basta na-i-activate mo. So, pag hindi mo na-i-activate, mawawala daw yun sa dashboard mo. Tanong naman ni Gia de los Reyes, hi po, magkano po credit limit pag kaka-start lang? Depende yan kay Shopee. Tignan mo na lang yung dashboard mo kung magkano ang ibibigay sa'yo pag inactivate mo na. Ayan, sana nasagot ko ang inyong mga katanungan. Kung meron pa kayong tanong, comment down nyo below. Sisikapin ko sagutin mo din. Okay, see you on my next video. Thank you.